Tapos nung nagising sila lahat, tinulungan nila ako, ilakad si Christine dun sa labas ng bathtub. Tapos si CPR ni Gigo, ni CPR ni Clark. Salitan din po kami, nag-CPR din po ako. Tapos salitan kami, tumawag sila. Yung iba tumawag ng hotel staff para mag-assist sa amin. And tumawag din ng ambulance. Dito na rin sila humingi ng tulong para madala sa ospital ang kaibigan. Nanindigan ng grupo. Wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Christine. We'll be fully cooperating with the preliminary investigation that will be conducted by the Makati City Prosecutor's Office. In fact, on January 13, we will be present. Handa rin silang sumailalim sa anumang klase ng investigasyon at pagsusuri. Mapatunayan lamang na biktima rin sila sa pangyayaring ito. Yung mga evidence at saka mga pinapakita nilang results, it's not regarding from them. We are just answering what they're providing. Wala may kayang gawa ng pagbababoy kay Jim. Wala sa aming magkakaibigan dahil kami talagang mahal na mahal namin siya. Ayun, pinaparatang sa amin na binaboy namin siya. Namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Ano meaning? Kaya namin kagawang gulang namin. Ayun, kinaparatang sa amin na binaboy namin sa anyan eh. Walang ganun. Hindi namin kayang gawin sa kanya. Sa kanya yung mahal na mahal namin siya. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig si Mark Anthony Rosales, ang nababanggit sa investigasyon na umunay naglagay ng gamot sa iniinom ni Dacera, at si Edward Madrid, ang nagpakilala sa grupo sa mga personalidad na nasa room 2207. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng pamilya Dacera tungkol sa mga sinabi ng magkakaibigan. Pero dati nang sinabi ng ina ni Christine na handa silang humarap at makinig sa mga magulang ng iba pang mga suspect na sa ngayon ay hindi pa sumusuko. Willing naman kami makinig eh. Sabi nga, kung wala kang kasalanan, come to an open, submit your self-authorities. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.